Ano? Tatakas ka? Akala mo makakawala ka sa akin? Akala ko, totoo yung pinagkita mo sa akin. Pinaasa mo lang pala ako. Pero hindi mo na kayang ulitin yun. Dahil hindi mo na ako maluloko! Ano? Ha? Ba't naluluha ka? Dahil guilty ka sa panluloko mo sa akin! Ginamit mo yung pagmamahal ko para bumalik yung tiwala ko sa'yo! Para isipin ko na magkakampi tayo! Pero tatakas ka lang pala. Ang galing mo rin, no? Siguro lang tataka, no? Kung bakit nahuli kita? Sandali. Bakit wala dito? Ha? Eh, hindi kaya nahulog sa kotse? Sandali, hanapin ko lang, ha? Lyneth, ako na lang. Ako maghanap sa kotse. Sigurado ka? Okay lang. Sige. Hanapin ko muna. Salamat. Tsaka sa likod, wala. Wala akong nakitang gamot. Wala? Ay! Ito pala eh. Pasensya na, nasa ilalim kasi kaya hindi ko nakita. Sige, kain ka na. Iinom lang muna ako ng gamot, ha? Oh, sige. Sige. Kain ka na. Kain ka na rin. Alam mo kaya ka nahilo? Dahil ikaw nakakain nung para sa akin. Yan ang epekto ng sleeping pills. Bumalik yung panluloko mo sa akin! Kapal ng mukha mo! Walang-wala yan sa lahat ng palulokong ginawa mo sa akin! Alam mo, kung bibigyan ulit ang pagkakataon, hindi lang sleeping pills ang ibibigay ko sa'yo! Ano, lason? Gusto mo mamatay? Oo! Dahil ikaw ang lason ng buhay ko! Simula na nagpakasal ako sa'yo, unti-unti na akong namatay. Lahat ng tinaguyod ko para sa sarili ko na wala! Hinayaan ko na diktahan mo ako. Naging sunod-sunuran ako sa'yo. Lagi na lang akong oo ng oo sa'yo. Bakit? Dahil gusto kong maging masaya ka. Gusto kong maging maayos yung samahan natin. Alam mo, itong narilalais ko? Napakatanga ko! Nagpakatanga ako sa'yo para magmukhang buo yung marriage natin! Tuwil ka! Ayan! Sasakyan ni Hari yan! Yeah. Taga lang. Parang iba na yung pinupuntahan niya. Sabi sa inyo eh.
Papalusot lang yan si Harry. Tingin ko talaga, pupuntahan niya yung tatay niya. Alam naman ni Harry na gusto kong makita yung nanay ko eh. Ba't kailangan niya pa magsinungaling sa akin? Kaya nga, sa tingin ko pinagtatakpan niya yung tatay niya. Kaya kailangan, sundan natin siya. Kailangan malam ko kung kaibigan ko pa rin siya o kaaway. Pupuno na ako sa'yo, ha? Sinasagad mo pasensya ko! Ano? Ito na ang kaya mong gawin? Ha? Yung saktan ako? Yung Italy ako? Yung ikulong ako? Yung itago ako? Yan lang! Sige! Ituloy mo yung kabaliwan mo! Pero hindi matatapos to. Mauhuli ka din! Malalaman ang lahat ng tao lahat ng kasamaan mo! Hindi ako mahuhuli. Sinigurado ko na hindi ka makikita dito. Walang makahanap sa'yo dito! Talaga? May isang taong nakakaalam ng dito ako. Si Arman! Magsusumbong yun sa pulis. Ayun! Hawak ko sa leeg yun. At huwag ka nang umasa pa na may tutulong sa'yo dito! Si Harry, hindi mo ba naisip kung anong magiging pakiramdam ng anak mo? Kapag nalaman niya ang lahat ng ito? Ano nalang iisipin ng anak mo kapag nalaman niya na isa kang kriminal? Carlos, sumuko ka na. Sumuko ka na habang merong respeto pa yung anak mo sa'yo. Paawa ka naman. Sumuko ka na. Hindi na po sumusunod sa akin to, ah. Pero Doc, Lyndon yan, ah. Kulit mo, Regan. Delikado kasi. Wait lang. Buti na lang nakalusot. Ayun na, prison mo na to. Tara, bilis. Wala. Asa si Harry? Oh, nasa na si Harry? Doc. Sorry, hindi ko na mahanap si Harry. Kasi bilisan mo, Duke. Baka sakaling makita pa natin. Nakabili ng bahay ni Sir Gary. Yung pamangkin niya, si Doc Carlos. Oh. Yung asawa. Ako, nabaliw. Excuse me. Pinapag-usapan niya ba si Doc Carlos? Pag ako nakatakas dito, humulita ka talaga sa akin. Tingnan natin kung makakatakas ka. Paimbestigahan na natin si Carlos. Let's talk to our private investigator, si Froilan. Sige ate, tawagan ko na si Froilan. Tito, sorry to butt in. Pero I think makakatulong po ako sa inyo sa pag-iimbestiga. Dad, galing sa taas yun ah. Si Tita Lyneth ba yun?